Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Makati. Nagsimula na ang 13 billion peso redevelopment sa apat na mga Ayala Malls at ang dalawa ay nandito sa Makati City. Ang ganda naman ng statue na to, para may ganito rin sa BGC. Anyway guys, nandito na tayo sa may Ayala Museum at pupuntahan natin yung location kung saan nakatayo ang Greenbelt 1 na ngayon ay sinisimula na i-demolish para tayuan ng mas bago at modern na world-class mall. Bukas na rin pala ang Ayala Museum na nagsara din nung pandemic. By the way, yung De La Rosa Car Park Building 2 ay i-demolish na rin para tayuan ang bagong project. Andito na tayo sa may Greenbelt 5, nandun sa unahan ang Greenbelt 1. Last month ay tuluyan na nga nagsara ang Greenbelt 1, ang isa sa pinakaunang mall dito sa Ayala Center. Makikita naman natin na luma na talaga ang Greenbelt 1 building, pati na ang design ng mall. Kaya naman ngayong 2024, sisimulan na ang redevelopment sa lugar na ito. Ito na yung huling sulyap natin sa building ng Greenbelt 1. Sa loob ng mall, sinisimula na ang demolition. Isang modern at world-class na mall ang itatayo dito. Andito na tayo sa Greenbelt Park. Hindi lang ang Greenbelt 1 ang magkakaroon ng redevelopment, pati na ang Greenbelt 2 magkakaroon din ng major renovation. Ang Greenbelt 1 lang yung tuluyan talagang i-demolish at papalitan ng mas bago na mall. Isa pa siguro na dapat ayusin nila itong Greenbelt Park. Medyo luma na rin ang layout ng park na ito at para na itong gubat. Dapat ang gawin nila, i-open nila ang park at gawing parang Bonifacio High Street. Siguro yun ang plano na gagawin dito. Abangan natin yan sa mga susunod na update. Ito yung open area sa harap ng Greenbelt 3. At dito sa kabila, meron ditong pond na stagnant na yung tubig. Para naging forest and the city na itong Greenbelt Park. Hindi siya ganun ka-walkable dahil nga maliliit yung mga daanan at puro puno nga at halaman na makikita dito. Anyway, hindi lang ang Greenbelt ang magkakaroon ng major renovation. Malaking pagbabago din ang mangyayari sa Glorieta. Sana isama nila itong landmark building, masyado ng luma. Interconnected pala yung mga mall dito at meron pang elevated walkway na nagko-connect sa mga mall. Dito yata sa area na ito ang pinakamaraming Ayala malls na magkakadikit, ang Glorieta 125 at Greenbelt 125. At ngayon meron pang bago yung One Ayala.
Andito na tayo sa loob ng Glorieta, natapos na yung ginawang renovation dito sa atrium. Makikita naman natin mas bago na at mas moderno yung interior design dito. Mayroon na mga glass elevators at mga LED screen. Ang renovation na gagawin dito sa Glorieta at Greenbelt ay gagawin by segment. Ibig sabihin, isasara ang ilang portion ng mall habang nire-renovate, pero open pa rin at operational. Isa pang mega project ng Ayala Land dito sa Makati, ang Park Central Towers. Ang Park Central Towers ay mga ultra-luxury residential building. Malapit na rin itong matapos ang North Tower at South Tower. Dito sa intersection ng Makati Avenue at Paseo de Rojas, napakaganda at world class sa mga building. Dito naman sa kabila ang Ayala Triangle Gardens Tower 2. Hindi man ganun kataas pero world class ang design ng mga building na ito. Dito sa kabila, yung magiging bagong Mandarin Oriental Hotel na medyo delayed ang opening sa year 2026 pa. Para sa mga naghihintay sa pagbubukas ng bagong Mandarin Oriental Hotel, medyo matatagalan pa. Tapos na yung paglalagay ng bagong canopy dito sa paligid ng Ayala Triangle Garden. Ang ganda na dito sa ngayon pero parang bulky ang design ng canopy. Paikot na ang mahabang canopy sa buong Ayala Triangle Garden. Ang ganda ng landscaping dito, nagko-complement dito sa dalawang glass building. Iba talaga gumawa ng project ang Ayala Land. World class talaga at pwede mong ipagmalaki. Bubuksan pa yata yung area na ito kapag operational na ang Mandarin Oriental Hotel.
pinaka-well-maintained na park dito sa Metro Manila, ang Ayala Triangle Garden. Iba't iba mga upscale restaurant at mga coffee shop ang nagbukas dito sa Ayala Triangle Garden. Mabibiling na lang sa kamay yung vacant na space. Halos occupied na lahat. Ongoing pa rin ang progress ng iba't ibang mga proyekto dito sa Makati City. Sa tingin ko mas okay na magkaroon ng mas maraming underpass sa iba't ibang mga syudad sa Metro Manila. Yung mga overpass kasi napapabayaan at maraming mga nagkalat na dumi. Yung iba naman sobrang taas, nakakapagod na mag-akyat baba. Anong masasabi nyo sa iba't iba mga proyekto na ginagawa ngayon dito sa Makati City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!